Good morning, Marco. Pietro, ako nang gagawa niyan. Magandang umaga, Pietro. Sa'yo rin, good morning. Good morning, Auntie at Uncle. Maganda talaga. Ibabalita ako nakakuha ng trabaho si Lucino. Napakaganda nga. Binabati kita, Lucino. Salamat sa'yo. Kahit na assistant lang ang posisyon ko ngayon, mas mabuti yon kaysa sa dating pabrika. Sa tingin ko, mas bagay ako doon dahil mas magaan ang trabaho ko. Basta mangako ka na hindi ka biglang magbibitiw kahit na ano mangyari. Huwag ka na mag-alala. Paalam! Umaasa ako magtatagumpay ka. Paalam! Dapat ay maging masipag ka palagi. Ang saya ko! Natanggap si Uncle sa trabaho. Napakaswerte talaga niya na makakuha ng trabaho ngayon sa panahon ng depresyon. Maraming taong hindi makahanap ng trabaho kapag may depresyon. Walang mahanap. Kung meron lang sana dito, hindi na nagpunta ng ibang bansa ang nanay mo. Kung ganun, wala pala akong ibang trabaho maliban sa pag-deliver ng sulat para kay Auntie Gina. Oo. Hindi maaabala ang pag-aaral mo sa trabaho kay Auntie Gina. Pero ang gusto ko talaga, yung totoong trabaho na maganda ang kita. Sana lang makita ng mga tao na kaya ko ang trabaho na matatanda. Kahit sino pwedeng gawin na mag-deliver ng mga sulat at package. Huwag ka muna magmadali. Ang sinabi ko nga kay Tonyo, gusto ko mag-aral ka mabuti para maging isang doktor ka balang araw. Ah, hindi ako makapaniwala. Magkita tayo mamaya. Mag-ingat ka, Papa! Magkita tayo mamaya tanghalian! Naku po, mahuhuli na ako sa eskwelahan! Bilisan niyo, mauli na tayo. Uy, ang ganda-ganda naman ay. Kumusta? O, tignan mo to. Magandang umami. Oh! Oh! Si Emilio? Bakit ganun? Nag-absent siya sa school dahil sabi niya may sakit daw siya. Pero ang batang yun, talagang kamukha niya. Si Bernard! Oo. Talaga? May sakit si Emilio? Sabing oo. Ilang ulit ko na sinabi sa inyo, paalisin niyo na ako.
Pero sa tingin ko, nagkating class si Emilio dahil nakita ko siyang nakasakay sa karwahe. Hindi nga siya nagkating class! Namamaga ang tonsils niya. Talaga? Namamaga ang tonsils ng kapatid mo pero kaya pa rin niya maging delivery boy? Gumagaling ang tonsils niya kapag nakakamoy ng utot ng kabayo, di ba? Tingnan niyo, bilog na bilog siya na parang poops ng kabayo na ni Ronyo. Ang lakas ng loob niyo ni Emilio na pumasok sa eskwela na amoy poops ng kabayo. Sa bahay nila, parang kwadra ng kabayo. Ang baho! Grabe! Ang baho! Ang baho! Amoy poops ng kabayo! Ang baho! Huwag kang makialam, Marco! Si Bernard at Emilio ay parehong sinungaling! Mga baboy! Hindi kami baboy! At ang bahay namin hindi kwadra! Kasama kayo! Kayo na naman! Pangalawang beses na ito nangyayari, ah! Hindi na ito pwede! Sumama ka sa akin sa eskwela! Hindi po ako! Ang bata nila nagtapo ng bato, hindi ako! Ikaw bang nang bato? Hindi naman talaga siya may kasalanan. Nagalit si Bernard dahil sa mga senior students na binubuli siya. Nanginsulto pa sila. Ang sama niyo ah. Nang bubuli kayo, pati maliit na bata. Hindi totoo yun. Nagsisinungaling silang dalawa. Tumahimik ka. Ikaw, dati binasag niyo ng bola ang bintana ko. Ngayon naman, nang bubuli kayo. Kasalanan nga nila. Ikaw! Takbo na! Takbo na! Tiga kayo rito, magaloko kayo! Ang Bell, oo. Tara na. Salamat, Marco! Paalam! Oo nga eh! Nagawa mo ba yung takbo ng kanali natin? Ayan na! Magandang umaga sa inyo! Magsiyop po na kayo at mag-uumpisa na ang klase natin! Marco! Marco! Huwag kang maglakad sa dinadaanan mo palagi pag-uwi. Ano? Dumaan ka na lang sa ibang kali sa pag-uwi mo ngayon. Bakit? Basta, sinabihan na kita. Marco! Bernard! Aminin mo, Bernard. May sakit ba talaga si Emilio? Nagtatrabaho siya, di ba? Sorry. Sige, mauna na ako sa'yo. Paalam. Oh! Ha? Baka mahalata niya tayo. Alam ko na. Ito pa lang gustong sabihin sa akin ni Domenico. Sige, magaling ako sa larong taguan. Ayan na. Huli! Anong ginagawa niyo, mga bata? Huminto ka! Habulin siya! Uy! Ayun siya! Huwag magpadaanin! Hindi kayo makakadaan! Malapit nang magsara ang palengke! Saan siya nagpunta? Kaasar, nakatakas sa atin ang bubit na yun. Sobrang dumi ng lugar na to. Ang dumi at ang baho. Sino ang pwedeng tumira sa ganitong lugar? Ang baboy! Wala kayong pake kung nakatira kami dito! Umalis na nga kayo!
Kung hindi nyo gusto ang lugar namin, huwag na kayong babalik dito! Mga mata pobre kayo! Marami ka masyadong alam! Dito na ako! Dumating na ba si Papa? Ay, mabuti na lang! Sige, pupunta muna ako sa palengke! Oh! Amedyo, ikaw muna magbantay dito! Paalam! Naman. Dalawang itlog lang. Huli ka na, Marco. Ano ba kasing problema mo kung nagtatrabaho si Emilio? Ako rin, gusto ko magtrabaho. Ah, dapat pala buong pamilya niyo ang nagpunta sa Argentina? Ano yun? Huh? Hoy, alam naming lahat. Ang talunan mong tatay ay nagmarunong bilang manager ng ospital kahit hindi naman siya doktor. Ayun, nagka-utang-utang dahil dinaya siya ng mga tao. Hindi pera ang habol niya! Hmm. Sabihin mo, duwag lang siya talaga. Anong sinabi mo? Mas naman! Kung hindi siya talaga duwag, dapat hindi ang nanay mo ang pinapunta niya sa ibang bansa. Dapat siya ang magtrabaho para bayaran ang mga utang niya. Tumahimik ka! Wala kang pakialam sa buhay namin! Tama nga, kung ano ang tatay, ganun din ang anak. Kaya kung duwag ang tatay mo, pati ikaw duwag din. Tumahimik ka na nga! Lagot ka! Yan! Ha? Sige! Sige! Kain mo yan! Kain mo yan! Yan! Turukan mo ng leksyon! Sige, suntuin mo! Yan! Burain mo ang mukha niya! Sige, buntalin mo! Yan, sige! Kaya mo yan! Sige na! Malalagot ka sa akin! Para kang aso, nangangagat ka! Dugo! Nagdurugo! Bilis, dali niyo ako sa ospital! Hoy, huwag mong magawang pumasok ulit sa eskwelahan! Malalagot ka talaga sa akin! Bilis na! Ayos lang yan! Gusto mo iwanan ang trabaho mo dito? Sige, umalis ka! Master, pinapayagan mo na ba akong umalis? Siyempre naman! Kasamaan ang ibinalik mo! Hindi mo man lang pasalamatan ang tatlong taong pagtuturo ko sa iyo sa lahat ng alam ko! Wala kang utang na loob! Talaga papayagan mo na akong umalis? Oo nga! Hindi kita pipigilan! Gawin mo ang gusto mo! Sana lang maging matagumpay ang mga pangarap mo! Paalam! Umalis talaga siya! Napaka-ingrato! Kasar! Alam naman niyang maihirapan ako kapag wala ako ditong alalay. Kailangan niyo po ng alalay? Oo, sana lang may alalay ako. Boss, pwede niyo akong kuhanin. Ano yun? Kuhain kita? Masipag ako. Gusto ko magtrabaho. Mag-iipon ako dahil susunduin ko ang nanay ko sa ibang bansa. Tingnan mo! Malaki na po ako, boss, hindi ba? Pasensya na po, Papa. Bakit ngayon ko lang dumating? May nangyari ba sa eskwelahan mo? Medyo lang. Anak, ang mukha mo. Wala to. Napaaway lang po ako. Hindi ka naman dati basagulero. Ayos lang ako.
Oo nga pala, Papa. Nakahanap ako ng trabaho. Bilang karpentero, kaya bagay sa akin yun. Kaya ko yun. Kaya huwag kang magkalala sa akin, kasi malaki na ako. Hayaan mong tingnan kita. Aray! Tiisin mo. Mamamagayan bukas. Ano? Pwede po ba? Ang alin? Na magtrabaho ko bilang karo. Magbiro ng ganyan? Hindi po ako nagbibiro. Mabait po ang boss ko at sinabi niya sa akin na bumalik ako. Bata ka nga kasi naniwala ka. Malamang ay inuuto ka lang niya. Papa! Papa! Huwag mo akong tratuhin, bata! Kaya ko na rin magtrabaho kagaya ni Mama. Hindi ako mahina o kaya naman isang duwag. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero hindi pwede. Bakit? Ayaw mo bang kumita ng pera, Papa? Kumita ng pera? Ano ba sinasabi mo? Wala ka talaga naiintindihan, Papa! Ayoko na pumasok sa eskwela! Gusto ko na magtrabaho bukas bilang karpintero! Tama na, dahil sobra na ang usapang bata. Seryoso ako, Papa! Kahit nasa tingin mo, hindi ko kaya! Ang sabi ng mga tao, duwag daw ang tatay ko! Eto, ako na magluluto ng hapunan. Linisan mo ang galos ng mukha mo sa kwarto. Galit ako! Galit ako sa'yo, Papa! Marco! 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 Sweden at kahit sa France at Spain ay kilala at matunog ang pangalan ng tropa namin. Kami ang Pipino Puppet Troop para bigyan kayo ng aliw. Bago ang lahat, ipinapakilala ko ang puppeteer na si Concetta. Mga kaibigan ko, tignan niyong mabuti ang mga mainhin at mabuting daliri niya. Ang mga kamay niya ang nagbibigay buhay sa mga puppet sa aming palabas. At ang kanyang boses, parang anghel mula sa langit. Manood na kayo! Gusto ko manood. Masaya to. Sunda natin. Julieta? Fiolina! Hoy, Fiolina! Bossing! Oh! Uy! Ikaw yung bata kanina, hindi ba? Ako nga! Gusto ko na mag-umpisa magtrabaho. Ang tatay ko, sabi niya, pumapayag na siya. Hmm? Lagot na. Pasensya na sa'yo, ha? Ang sabi mo sa akin, kailangan mo ng alalay. At tuturuan mo ako ng lahat. Ganun nga, pero... Ha? Huh? Ang problema kasi, masyado ka pang maliit, kaya hindi mo pa kakayanin ang trabahong ito. Paano na? Sorry, sana naman huwag kang magalit. Sinungaling ka! Bakit ka naman nagtaksil sa akin, mahal ko? Patawarin mo ko, pero nabihag niya ang aking puso. Ang aking katawan at kaluluwa ay buong-buo sa kanya lamang. Ano yun?
Ang dapat sa akin ay mamatay. Mamamatay ako nang para sa iyo. Ituloy mo. Huwag mo akong pigilan. Hindi kita pinipigilan. Paalam na sa iyo. Sabi ko, paalam na sa iyo. Ang sabi ko, ang sabi ko, paalam na sa iyo. Fiorina! Fiorina! Amedyo! Huwag mo akong pigilan! Ang sabi ko, magpapakamatay na ako! Sige! Ako nang gagawa! Oh. Ay! Buhay ka pa! Ay! Napakasama mo! Babaeng taksila! Patay? Napakagandang pagtatapos! Ang nagbabagang pagmamahal ko ay namumulaklak na katulad ng mga pulang rosas. Lalago ito mabilad man sa matinding ulan o araw! Bilis na, Fiorina! Bigyan natin ng mainit at palakpakan ang magandang si Concetta para sa kanyang napakagaling na pagtatanghal sa inyo! Copper o silver coins o kahit perang papel ay tinatanggap namin. Dagdagan yung ibibigay kung nagustuhan ninyo ang palabas. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Ay, wala akong pera. Fiorina, bilisan mo! Wait pala, liga na, gusto tayo. Wala. Maganda ang palabas natin, pero puro palakpak lang ang natanggap natin sa mga tao dito. Kuribot! Kuribot sila! Papa? Mali ba akong sabihin na puro palakpak lang ang inabot ng mga tao pero wala namang pera? Nako, kapag nagpatuloy ang ganito, hindi tayo makakaipon ng sapat na pera para pumunta sa Argentina! Argentina? Fiorina! Halika, tara na! Ang kuripot nila! Hindi nila alam kung anong hirap sa pagtatanghal ng pocket show! Ayoko na! Amedyo! Sorry, unggoy siya ng kapatid ko. Salamat sa'yo. Talaga bang pupunta kayo sa Argentina? Bilis na, Fiorina! Tara na! Oh! Pupunta sila sa Argentina. Nandun si Mama. Sabi ni Bernard, ang kapatid niya si Emilio ay may sakit. Ang totoo, si Emilio pala ay nagtatrabaho. Nahanapan ni Emilio si Marco ng trabaho bilang tagahugas ng mga bote. Hindi papasok si Marco sa eskwelahan at pupunta siya sa bottle shop. Dahil maliit at mapayat si Marco, hindi siya kukuhain ng may-ari. Pero sobrang gusto makuha ni Marco ang trabaho, kaya ipapakita niya ang kanyang abilidad sa may-ari ng shop. Huhugasan niya ang isang tambak ng mga bote. Abangan ang susunod na episode, ang kaibigan ko si Emilio!